Sige guys, hello po sa part 4. So please like, subscribe, comment, share po sa taas mamaya. So sabihin niyo po sa akin, ah, hirap yan, gasto, wala. Pero kung magpatuloy tayo sa ating bisyo guys, mamamatay tayo, wala tayong mapapala. So parang pinapatay lang yung sarili natin. Parang kahit yung mga suka, damihin mo yung suka, araw-arawin mo yung suka, at saka asin, di ba mamamatay. Parang addiction din niya, suka. Addict din ko sa suka, tuyo din dati. At saka yung kape, nakaka-addict din yan. Yan ang practicing natin. Pero kung talagang hindi mo gagawin yan, at saka tawag ito, health substitution. Instead na a-addict ka dito sa mga bagay nito, a-addict ka sa mga prutas gulay, guys. Watermelon, apple, saging, at pineapple. Kung sa kung ano ka, kung ulcer ka, wala lang yung water, wala lang yung pinya, yung mga maasim, yung mga sweet na mga prutas. At saka, kamot sa doktor, at saka i-exercise. At saka proper tubig. Kasi guys, kung itong gagawin nyo, ma-addict kayo, try lang ang lahat. Kasi pag hindi kayo magta-try, walang mangyayari po. Alam po talaga yan, decision. If you don't take decision, wala po talaga. Kasi yung mga nutrients, talaga yun po ang mabablock na support ito. Itong utak mo, itong ano niya, receptors. Kasi receptors yan sa utak mo. Bakit siya? Peck. Dopamine kasi release niyan. Pag every time na ilagay, mas bibigyan, sasaya ka. Iinom ka ng alak, sasaya ka. So everything na ilalagay mo siya po or anything, sasaya ka, active ka. So parang apoy lang yan. Hindi mo pipilitin yung apoy. Lagi mo siyang, ang apoy, lagi mo siyang lalagyan ng pangsunog. Lagi yan lalaki yung apoy. Ang concept yan, naghanap tayo ng tubig na mamatay yung apoy. Kasi itong kinakain mo, kasi yung mga chemicals na sa prutas, gulay mo kinakain, siya po ang magbablock sa po na dito ng nicotine, mga yung mga nasa shabu or sa mga sa tawag nito, sa sigarilyo, alak, yun. Yung mga nicotine na yun, dahil sa prutas, gulay mo, magbablock na siya na hindi ka na maa-addict doon sa mga ano na to, sa mga chemicals na pinagbawal sa iyo. Magbablock po siya dahil sa prutas mo, plus by backup sa gamot sa doktor na pang block talaga sa mga receptor sa utak mo. So, hindi ang cause or ano pang possibility dito matigil talaga, long time din ang gagawin mo. So, habang malimutan mo na ang drugs, at saka may dasal ka na prayer, pagpe-pray mo sa Bible, magpe-pray ka, at saka may mga gabay sa YouTube, kung mapapanood nyo yan, walang imposible na hindi nyo matitigil ang drugs na yan. Imposible, guys. Kasi may prutas ka na, healthy na yung katawan mo, plus may prescribe sa doktor, plus may prayer ka, tsaka may hobby ka, mga straight 3 months. Yung mga sindruans na parang naano ka, o ano, parahin lang sa pag-iinom ng tubig. Ako guys, addict ako sa pag-iinom ng tubig pagkatapos ng pagkakain. Wala po talaga nakakaya na tao nito, doktor lang po talaga. Pero bakit ko nagagawa, baka doktor ko guys, nag-aaral din ako. So, ito lang po ha, hindi ko po nagmaminayabang. So, pag-inom na tubig pagkatapos kumain, wala, nabubulunan ako, ganun, etc. So, iniisip po guys, isip. Isip plus willingness. Kasi, huwag kang magpadala kasi reaction lang yan sa katawan mo. Bakit ka na ganun na, nabubulunan. Hindi po yan totoo. Nabubulunan ka, baka pagkatawanan ako, ganun. Wala. Huwag kayo maniwala sa yung isip nyo. Yung isip nyo, yung isip po natin, sinungaling po ito. Susundin po natin ang gabay ng Bible, guys. Huwag po kayo maniwala dyan sa mga isip natin. Kasi traitor po yung isip natin minsan. Kala mo tama, mali pala. Yung pag-inom na tubig, guys, mali pala. So, inisip ko, bakit ako maniniwala sa isip ko? Ako magkukontrol sa isip ko. Hindi isip ang magkukontrol sa akin. Kasi, ipaghayaan mo kontrolin ka sa isip mo, ikaw sisirain sa isip mo. O ikaw mismo magkukontrol sa isip mo. Dalawa lang po. Sino pang umahawak o nagkukontrol sa isip mo? Kundi ikaw lang. So, tinotolerate lang natin yung isip natin na magdikta sa ating katawan. Palala. Inayaan lang po natin yung isip natin magdikta sa ating sarili. Hindi po yan totoo. Kasi bakit ko nakaya na ninyo kung hindi uminom na tubig ko tapos kumain? So, itong technique ko, kumain ko ng alas 11, alas 12 ako, hindi uminom na tubig, alauna na ako iinom na tubig. Bakit nakaya ko? Yung asin, suka, tuyo. Bakit ko? Kasi addict ako noon eh. Bakit yung napigilan? Kasi ako living testimony din na addict ako sa suka at asin. Parang addiction din yan. At saka
Ganon. Sawsaw ako kada araw, kada kain ko, may sawsaw talaga kong asin. So bakit ko napigilan, guys? Kasi sa prayer at prutas at gulay. So maganda po dyan para mawala yung mga addiction na yan. Saluyot. Saluyot, yung mga ganon. I-blender mo siya parang sabaw. Kasi itatrigger niya out na yun. Mga sinabawang gulay. Kasi possible po yan, guys, sa kalamansi. Kasi, marami. Ate, huwag kayong maniwala sa isip nyo. Kasi pag gusto nyo talagang umalis dyan sa bisyo na yan, sa ano yan, kung gusto nyo na tumigil sa roller coaster na yan, pagulong-gulong na roller coaster na addiction na yan, kailangan talaga maghanap kayo ng paraan. Kasi pag hindi nyo hanapan yan, kung hindi, wala kayong gagawin, at wala kayong decision, wala pong mangyayari. Doon ka na lang pa ikot-ikot habang buhay. So, na-stop po yung addiction sa asin, guys. Nakaka-addict po yung asin. Suka, toyo, nakaka-addict po yan. Araw-araw, nag-a-addict ako dyan. Hindi ako addict sa sigrilyo, shabu, or drugs, or alak. Hindi po ko addict dan. Na-addict po ko sa ibang bagay. Hindi lang po yung bagay nakaka-addict po. Paalala, may ma-addict din sa mga matatamis. So, isip lang po yan, guys. Hindi po, panoorin nyo lang po sa part 5 po. So, please like, subscribe, comment, share nyo po. How to stop drug usage and abuse. How to stop drugs use and abuse. So, paano natin maisi-stop yung mga ganyan, guys? So, please like, subscribe, comment, share nyo po para ikabuti naman nyo po. Sa taas, click nyo po sa taas para sa part 5. Thank you, guys.